Kinwestiyon ni Senator Amy Marcos ang desisyon ng Administrasyong Marcos na tapyasan at gawing 15% na lang ang taripa sa imported na bigas. Alinsunod yan sa Comprehensive Tariff Program na inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Board. Kinukwestiyon din ang senadora kung bakit hanggang 2028 ang tariff cut. Tingin ni Amy, hindi kinonsulta ng maayos ng NEDA ang mga stakeholder ng industriya. Una nang sinabi ng NEDA noon na isa sa sinasaalang-alang ng tariff cut ang pagpapabagal sa inflation. Pero ang grupong Bantay Bigas tutol dito sa pangambang baka bumaha ng imported rice sa merkado. Kailanman hindi ito sagot para mapababa yung presyo ng bigas. At kasabay niya, yung pagbulusok, mas matinding pagkalugi sa hanay ng ating mga magsasaka dahil kapag bumababa ang tarif ay talagang todo-todo ang mag-i-import. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.